Magandang araw sa inyong lahat, ano? Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel. At sana pag nag-subscribe kayo, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify, ano. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga kapwa guro, ano. Alam ko lahat ng mga faculty club, lahat ng mga association ng ating mga guro ay meron kayong kanya-kanyang GC. Ano, sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga respective GC. Ano? At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Ano? Sana pag lumalabas yung mga ads dyan sa vlog ko, huwag nyo siyang i-skip. Ano? Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede po ba yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago ako pumunta doon sa topic ko ngayon, gusto ko munang sagutin yung ilang mga tanong ng ating mga subscribers. Ano? Si Artemis, ang tanong niya, pwede raw ba hindi na umaten ng remedial yung mga batang may comorbidity, ano? May sakit, tulad ng heart disease, depression, at PWD, ano? Alam mo, Artemis, kung may bagsak yung mga bata, dapat pilitin umattend ng remedial para sila ay pumasa. Ano? Naintindihan ba? Pero kung ang case ng bata ay grades ranging from 75 to 79, voluntary naman ito. Kung hindi payag ang mga parent, ano, yung mga magulang, ay hindi maaring umattend ang bata ng remedial or enhancement. Kasi requirement yung parents consent sa pag-attend ng remedial or enhancement. Besides, pasado naman yung mga bata. Si Hiraya Dakila naman, ano, hindi ko alam kung alias lang niya ito or talagang name niya, no, Hiraya Dakila. Ang tanong niya, makikredit daw ba sa promotion yung masteral education niya or PhD kung walang permit to study? Alam mo, Hiraya, no, requirement yung permit to study na attachment doon sa transcript of records mo. Kapag ikaw ay nag-apply ng promotion, either reclassification or natural vacancy, ano? Kaya bago ka mag-aral ng masteral or doctoral, ano, anyone na gusto mag-aral ng masteral or doctoral, dapat ay kukuha muna sila ng permit to study from the Schools Division Superintendent. Pero kung ang case mo, lagi itong sinasabi, may vlog ako rito . Kung meron ka na dati na MA or PhD education, ano? Dapat ang ibig sabihin, bago ka pumasok ng public, meron ka ng ano, MA graduate ka na, o meron ka ng MA units or PhD, dapat gawa ka ng letter sa iyong SDS at ipaliwanag mo, explain mo na bago ka nag-public, meron ka ng MA or doctoral. May guro na nagtanong sa akin, ano, kasi sa PM niya sa akin, hindi raw siya nagpabakuna. Hindi ko lang alam kung ano ang reason ng guro, ano, kung bakit siya hindi nagpabakuna ever since, ano? Basta siya daw ay, until now, ay walang bakuna. Ang tanong ng guro ay, paano raw silang mga guro na walang bakuna? Tama, ano, kasi hindi siya isolated. Actually, may mga ilang guro sa iba't ibang schools na tulad din ng case niya na hindi talaga nagpabakuna, no? Ang tanong niya is, bibigyan ba sila ng teaching loads this coming school year 2022-2023? Kasi may mga existing DepEd order pertaining to unvaccinated teachers, ano, pertaining doon sa mga guro na hindi nagpabakuna. Dati, ano,
May isang DepEd order, hindi pinapayagan mag-report ng on-site yung mga guro na walang bakuna. Sabi ng mga naunang DepEd order, huwag bigyan ng on-site task yung mga gurong walang bakuna. Pero may lumabas na recent DepEd memorandum na pinapayagan inaallow na mag-report ang mga guro na unvaccinated or walang bakuna provided that they will comply the antigen negative test result once in 2 weeks if not PCR test kasi medyo mahal yung PCR test. So kung ganito naman at makukomply itong negative test result, pwedeng mag-report ang guro on-site or papayagan silang mag-report sa paaralan. Kaya lang kahit pinapayagan yung mga guro na mag-report ng paaralan, yung mga walang bakuna, pero kapag nakapag-comply naman sila doon sa antigen test, may prohibition sa kanilang work in relation to classroom contact. Kasi sa existing DepEd order, kahit na sila ay nagpa-antigen, nag-PCR test na negative, hindi pa rin sila pinapayagan yung mga gurong hindi bakunado, hindi sila pinapayagan ng physical encounter with the students. Or dahil nagkaroon ng mga face-to-face classes last school year, 2021, 2022, hindi sila binigyan ng teaching loads kasi hindi sila binigyan ng teaching loads doon sa face-to-face learning ng paaralan. Kaya ang naging teaching loads ng mga gurong hindi bakunado doon sa face-to-face learning ay puro distant learning. Talagang ang learning activity nila ng mga hindi bakunadong guro ay purely online classes or doon lang sila sa distant learning. I repeat, doon sa last school year, meron silang teaching loads. Kaya lang, merong teaching loads yung mga guro last school year, nung nagkaroon ng face-to-face classes. Kaya lang hindi sila binigyan ng classroom teaching loads. Ang naging load nila ay puro distant learning or via online lang. Kaya lang ang malaking tanong, itong papasok na school year 2022-2023. Kasi base doon sa DepEd order ay by November 2, 2022, wala na tayong distant learning at wala na rin tayong online classes. Wala na rin virtual classes. Lahat ng paaralan, all schools shall shift to 5-day in-person classes or full face-to-face classes. Kung ganito yung only platform ng classes ng ating mga paaralan, ng ating mga bata, paano na yung mga guro na walang bakuna? Paano sila magkakaroon ng classroom teaching loads kung sa existing DepEd order ay hindi sila maaaring magkaroon ng classroom contact sa mga mag-aaral? Ano ang magiging task ng ating mga guro na hindi bakunado, considering na sila ay classroom teachers? Ang magiging work ba nila ay sa paggawa na lamang ng mga learning materials? Ang task ba nila o yung gawain ba nila ay hindi na doon sa classroom teaching? Alam nyo, ang malaking question dito ay kung hindi na sila papayagan, ng classroom teaching works, ang tanong dito, paano na yung kanilang RPMS IPCRF? Paano na yung kanilang COT na nakabase halos sa classroom teaching task ng isang guro? Alam nyo, ito yung nire-raise ni Sir Bong sa aming division superintendent na maging malinaw yung provision para doon sa mga guro natin na unvaccinated. Alam nyo, dear teachers, nauunawaan natin yung mga reasons ng ating mga guro kung bakit hindi sila nagpabakuna. Nirespeto natin yung kanilang mga desisyon na hindi talaga sila magpapabakuna na.
Kaya nga nililinaw natin, ano, nabubulol na ako. Nililinaw natin yung kanilang case para mabigyan sila ng ibang handling yung kanilang situation, particular dito sa RPMS IPCRF. Kasi kung hindi sila mabibigyan ng ibang provision, ano, sa kanilang task, hindi na magiging applicable sa kanila yung RPMS IPCRF ng isang proficient teachers. Kasi ang proficient teachers ay full-time classroom teachers. Kung nagko-comply naman, ano, yung ating mga guro doon sa negative test result, either antigen or PCR test, dapat payagan na lang silang mabigyan ng, payagan na lang yung mga guro na walang bakuna na bigyan ng classroom teaching loads. Di ba yung mga batang walang bakuna, no, yung mga estudyante natin na walang bakuna, ay pinapayagan naman na sumali sa face-to-face learning. Kung yung mga bata na walang bakuna ay pinapayagan naman sa face-to-face learning, dapat yung mga guro din na walang bakuna ay payagan na rin na makapagturo sa klase, provided na iko-comply nila yung negative test result na either antigen or PCR. Ano? Alam nyo, I think, ano, magiging fair ito para doon sa mga guro natin na walang bakuna. Maraming salamat po sa inyong lahat.